Maayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon sa inyong lahat. So ako nga pala si Anja Santita at andito ako ngayon sa tabing dagat. Kapag gusto kong mag-relax at lumanghap ng sariwang hangin, yung dagat ang una-una kong pinupuntahan dahil ito yung isa sa nagpapa-relax sa akin at nagbibigay sa akin ng kaginhawaan, lalo na pag inaatake ako ng aking asthma, ng aking hika. Nakakawala ng stress maglakad ng nakapaa sa buhanginan sa may tabing dagat. So, lagi ko itong ginagawa. Every time na na-stress ako, napapagod dahil nga yung trabaho ko araw tsaka natatrabaho din ako sa gabi. Pero sa hindi inaasahang sitwasyon, ito yung mga ganap after na tumama yung bagyo dito sa Japan. So ang daming inaanod na malalaking kahoy. So, tingnan niyo yung ano guys, ito yung palibot. Tingnan niyo guys. So ang lalaki ng mga kahoy. So dahil Linggo ngayon, maraming tao sa paligid, may nagba-barbecue, may nagpa-party, so may nagsiswimming pa rin kahit ang daming malalaking kahoy sa palibot, sa paligid, naghalo yung basura. So hindi ko nalang i-focus dun sa mga tao sa paligid kasi nga meron tayong tinatawag na privacy. So, dito tayo mag-focus sa mga malalaking kahoy. So, yung iba may mga ugat-ugat pa yung kahoy. So, maglakad-lakad tayo hanggang dun sa dulo. So, mag-aalas 6 na rin ng gabi ngayon. Medyo padilim na rin. Kaya, sandali lang din ako dito sa dagat. So, gusto kong bumalik sa Martes dahil wala akong pasok. Gusto kong tumulong sa mga volunteers. May mga volunteers dito na naglilinis sa dagat, lalo na yung mga surfers. So, gusto kong tumulong maglinis pag meron akong oras sa Tuesday. Thank you.
So tingnan niyo itong isang kahoy na to, oh, may ugat pa siya. Tapos itong isa, sobrang laki din niya, ang haba niya. So hindi ko na siguro puntahan yung pinakadulo nito dahil mag-aalas 7 na rin ng gabi. Medyo madilim na. So mahirap na, medyo malakas pa yung alon. So habang pauwi ako guys, may nakita akong isang pawikan. So isang maliit na pawikan. So first time kong nakakita ng pawikan dito sa Japan. Siguro naanod din siguro siya ng malakas na alon. So samahan natin siya. I-guide natin siya papunta dun sa may dagat, sa may tubig. So sana hindi ako kagating pag ano, nahawakan ko. So, ibabalik na natin siya sa dagat. So, first time kong makahawak ng isang pawikan. At buti na lang, hinayaan niya ako na hawakan siya at maibalik ko siya sa tubig dagat. So, sana makauwi ka ng maayos sa pamilya mo. So, thank you for watching guys. God bless. So, till next time. Bye!